Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakakatakot pa rin nga na po hanggang ngayon, ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Indiana Pacers. Naipanalo nga po mga katrops ng ating defending champions na Denver Nuggets ang kanilang huling game laban sa Portland Trail Blazers kahit wala man ang kanilang dalawang superstar na sina Nikola Jokic at Jamal Murray na parehong may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan, kaya napatunayan na nga po ng kanilang team kung gaano pa rin kalalim ang kanilang lineup. May NBA analyst na naman nga po nagsabi at umami na ang Nuggets pa rin nga po ang pinakinakatakutang kupunan sa buong Western Conference. Bagamat man nga po hindi na ganun kalalim ang bench nito kumpara last season, ay nariyan para naman nga po sa kanilang itinuturing na best starting 5 ngayong season, kung saan halos lahat nga po ng kanilang mga starter ay kayang magdala dito ng malalaking puntos, merong shooting, magaling kumuha ng rebound at kayang dumepensa. Ika ngay halos wala para naman nga pong nahahanap na butas o kahinaan ng mga team sa kasalukuyang first 5 ng Denver Nuggets. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit sila pa rin ang nag-iisang team na may pinakamataas na tsansa na makakuha ng kampiyonato ngayong taon. Samantala, puwan na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Indiana Pacers. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Los Angeles Lakers na hindi dito maglalaro ang kanilang starting point guard si D'Angelo Russell matapos itong magkaroon ng karamdaman. Kaya napilitan nga po ang kanilang team na ilagay muna bilang starter si Spencer Dinwiddie, which is naging epektibo rin naman matapos maging maganda ang kanilang simula sa kanilang laro. Yes, naging agresibo nga po ito sa pagsasalaksak sa ilalim ng basket, kaya maayos nga po niyang nasabayan ang laro na LeBron James at Anthony Davis. Sadyang hindi pa rin nga po nila mapigilan ang Pacers na pinangunahan ni Miles Turner at Aaron Smith na patuloy sa pagsalaksak habang nag-i-struggle si Pascal Siakam at Tyrese Haliburton. Ngunit simula nga po na mag-init ang shooting ng mga players ng Lakers lalo na si Torian Prince, ay dito na nga po sila nagsimulang lumamang hanggang sa umabot ang halftime. At sa pagpunta nga po ng halftime ay pinagpatuloy pa rin nga po ng Lakers ang kanilang mainit na shooting. At this time nga po mga katrops ay si Spencer Dinwiddie at Austin Reeves naman nga pong umarangkada, na sinabayan na rin naman ni Anthony Davis at LeBron James na pinapwera sa parati ang pagsalaksak sa ilalim ng basket. Masyado na rin naman nga po dito nag-struggle ang buong Pacers matapos lumamig ng gusto ang kanilang shooting, na siyang rason bakit wala silang naisasagot sa ginawang scoring ng Lakers na nagkaroon na ng double digit na kalamangan. Pero syempre sinubukan rin naman nga po ni Pascal Siakam na buhatin ang opensa ng Pacers sa huling mga minuto ng kanilang laban, ngunit na-outplayed pa rin nga po sila ng halos lahat ng mga players ng Lakers pagdating sa opensa at depensa. Kaya sa huli nakuha pa rin nga po ng Lakers ang panalo na siyang nagpataas sa kanilang record sa 39 wins at 21 losses sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.